Nananatiling COVID-free na ngayon ang bayan ng Labo, ang isa sa pinakamalaking bayan sa lalawigan ng Camarines Norte. Matapos na 3 linggo nang walang naitalang kaso ng COVID-19. 3 ang naitalang nagpositibo sa nasabing bayan kung saan ang isa dito ay namatay at ang 2 ay gumaling na matapos ipasailalim sa gamutan at quarantine. Ayon kay Labo Mayor Joseph Ascucha, pinauwi na nila ang Bicol Patient 71 at 72 matapos na maswerteng gumaling at ipisenyalim sa quarantine. Ngayon pong araw ay pinauwi na namin yung aming 2 pasyente, Patient 71 and 72. So they are free to go home, but they still need to have 14 days na quarantine pa ulit. So after po ng 14 days namin na nag-negative sila, they're going to go home, and then after 14 days, ay saka lang sila pwedeng lumabas ng kanilang bahay. So all in all, 28 days silang naka-quarantine. Just to make sure, this is the proper protocol actually. Kaugnay nito, alinsunod aniya sa kautusan ng Department of Tourism na buhayin ang tourism industry ay handa ang LGU Labo sa pagtanggap ng mga turista sa kanilang bayan. Well, pang base sa ating estado ngayon, MGCQ ay 50% of our tourist destinations, they are allowed to accept guests. Kailangan mag-survive ng ating tourism industry, and that's the reason why the government is allowing for them to at least 50% ang mag-operate. 50% ang capacity ang pwedeng i-allow. Pinasalamatan naman ni Mayor Ascucha ang kanyang mga kasamahan na frontliner dahil sa mabilis na kooperasyon at pagtutulungan ay may mabilis na naging COVID-free muli ang kanilang bayan. Sa as of the moment po ay ang bayan namin ay zero COVID, at nagpapasalamat ako sa aking mga kababayan. Tayo na po ngayong mga mamamayan ang frontliners. Yun pong ating mga health workers, they are our last line of defense. So tayo na po mismo ang mag-iingat sa ating sarili. Tayo na po ang frontliners, tayo na po ang magproprotekta sa ating mga sarili. To each is own, to each own. So dapat po tayo na sarili natin, we have to take care of ourselves. And panghuli na po nating tulong ay ang galing sa ating mga health workers. So I'd like to thank the health workers, all the frontliners that we have sa amin pong bayan, and I hope that you will continue to do your work. And our government is here to support you and do whatever we can para po sa ating mga frontliners. Maraming salamat po. Ito si Aris Alexopoulos, BHTV News.